meron kayong problema, halimbawa lumambot yung cactus nyo, tapos meron siyang mashi-mashi, at para maiwasan yung pagkalat na ganyan sa mga dahon, yan, katulad nyan, plants. Kaya ang gagawin natin is itataboy natin siya gamit ang... Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden. At ito si Hermes Sunaho. And in today's video, mga kaibigan, ay pag-uusapan natin ang kahalagahan at ang mga gamit ng cinnamon powder sa inyong mga halaman. At kung ready na kayo, tutok lang po. Mga ka-MDP, at ngayon nga dito sa garden natin, medyo sumikat na yung araw kasi kahapon, tsaka hanggang kanina, medyo makulimlim at umuulan. Pero ngayon ay sumikat na yung araw at gumaganda na yung panahon. And yan nga mga ka-MDP, pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa cinnamon ground powder, na alam naman natin na kadalasang ginagamit as condiments at ginagamit sa baking, sa kusina. Pero alam nyo ba na talagang meron pang mga gamit silang importante dito rin sa ating mga garden at sa ating mga plants? So ayan yung cinnamon na tinatawag, yung cinnamon ground powder. Well, ayan o, ayan, thank you sa McCormick. Ayan, baka naman, McCormick. Ayan o, napapansin nyo diba itong powder na to? Saan nga ba ito ginagamit? Kadalasan, syempre sa kusina. Ayan o, katulad nito, na sa McCormick. Magkano ba bili ko dito? Kalimutan ko na eh. So ayan, sabing dito, ito ay ideal as flavoring for hot beverages like coffee, chocolate, and tea. Use in cakes, buns, cookies, pies, waffle, muffins, cakes, pancakes, French toast, and custards. Oh, yan yung pinaggagamitan kadalasan yan. Pero ngayon, ang i-discuss natin ay yung ilang mga gamit at maraming gamit ng cinnamon sa ating mga halaman. And iisa-isahin natin yan dito sa ating vlog ngayong araw na ito. Kaya... tutunghayan na natin yung himala ng ating cinnamon powder. So ayan, discuss na natin yung unang gamit. Yung ating cinnamon ground powder ay pwedeng-pwedeng gamitin sa pagpo-propagate ng plants for cuttings. Yung mga cuttings natin, pwede nating yan, idaw-daw dito sa ating cinnamon powder para mabilis siyang mag-ugat. Kasi ito ay may anti-fungal properties at nagiging parang rooting agent din. Kasi, yan, katulad nito, sige, subukan nating mag-propagate nitong ating variegated na chicken feet. Nang gagawin natin is, ayan, cut lang natin siya, tapos ayan, tanggalin lang natin to yung pinakadulo niya, tapos ayan, so medyo maano pa to eh. Ang gagawin natin is ayan, idadaw-daw lang natin yung ating ayan, stem dun sa rooting sa cinnamon powder para nga magiging rooting hormones na siya. So ayan, tapos yun, itanim na natin dito sa ating pots. Yan, ganyan lang naman kasimple at kadali. So yung iba, pwede rin na kapag dinaw-daw, i-air dry mo muna ng 24 hours, lalo dun sa mga rosette types. Pero pag ito, yung mga ganitong yung may mga stems lang na mahahaba, ayan, pwede na dyang diretso itanim muna. Ayan. So, tingnan natin yung ating ginawa last time na nilagyan natin ng rooting hormones. Tingnan natin, check natin kung meron na siyang ugat. Ayan. So, ayun o. Look. May ugat na yung ating
nilagyan ng cinnamon ground powder, yung nilublob natin sa cinnamon. So balik na natin yan sa ating lupa. So ganun lang, ito ay mga ilang linggo pa lang din, halos isang linggo lang, mabilis siyang mag hilom yung sugat niya, tapos mabilis mag-ugat. Pwede rin gamitin ito sa grafting. And ayan, magga-graft tayo ngayon ng moon cactus. And ayan, gagamitin natin itong ayan, kakat muna natin yung ating blue boy. Kinakat na natin yung ating blue boy, yun yung ating magiging rootstock. So ayan, so nakat na natin yung ating blue boy. And yung pinagkata natin, pwede nating lagyan ng cinnamon. Yan, para mabilis siyang maghilom. Tapos ito rin, hiwain rin natin yung pinaka sayon. Ayan. So, pagtatapatin lang natin yung growth circle, yung bilog na yan, tsaka yung itong bilog dito sa ating sa ating rootstock sa blue boy. Pero lalagyan natin ngayon ng cinnamon powder yung paligid. Yan, yung mga paligid niya lalagyan natin ng cinnamon. Ito yung pinakapaligid lang nung growth circle. Yan. Tapos pagtatapatin natin siya. So pagtatapatin lang natin siya. Tape. And yung pangalawa, yun ang mas i-press natin. So yan. Itong ating cinnamon ay may anti-fungal properties, and mas maiiwasan natin yung pagkabulok. Kasi kadalasan ako, ang dami ko na experience na hindi nag-work yung aking grafting kasi nabubulok siya. Kasi parang napupunggus. So eto, mas madaling maghilom yung sugat niya. Tapos, ayun, mas malaki yung percentage na talagang maging 100% na successful yung grafting natin. Kasi mas yon yung sugat niya mabilis maghilom. Pwede rin siyang gamitin sa propagations ng mga cactus at o kaya succulents through pugot method o yung beheading propagations. Kapag pinutulan nyo kasi, ito yung kaputol niyan. So mas napaparami nyo, may lumalabas dyan. Tapos ito, meron pang isang yung kaputol, pwede nyo pang itanim. So, mapapadami nyo yung inyong mga cactus. So, ito yung chichipin natin. Sampulan natin yan. And ang gagawin lang natin is, yan, magpupugot tayo. Ayan, napugutan na natin siya. And ang gagawin lang natin is lalagyan natin yung cinnamon powder. Yan. Sa kanyang mga, tapos ito rin isa, lalagyan natin ng cinnamon powder. Ayan, lalagyan din natin yan ng cinnamon powder. Tapos, ayan, huwag nyo muna babasain to. And, ayan, tsaka nyo na lang itanim after mga, kasi ito yung medyo matagal matuyo yung kanyang sugat. Kaya, pwedeng i-air dry nyo muna siya ng 24 hours o mas matagal pa. So, ayan lang. Para maparami nyo. And, mabilis lang matuyo yung sugat. So,
So even do sa mga cactus, sa sugat ng cactus, kasi ito nga yan, no, binudburan ko yan before ng cinnamon, kasi napansin ko parang nagkaroon siya ng parang mga scars, tapos ayan, actually yan, kung halimbawa okay naman siya, pero kung halimbawa meron kayong problema, halimbawa lumambot yung cactus nyo, tapos meron siyang mashi-mashi, at para maiwasan nyo yung pagkalat, kailangan nyo siyang hiwain, pugutin, pwede yon, tapos lagyan nyo lang siya ng cinnamon powder, and ayun, para mas mapabilis yung paggaling. So ayan, pwede nyo rin gamitin itong cinnamon sa mga air drying method. Katulad nito, ito yung mga succulents na nakita naming sobrang basa at puro putik yung lupa, kaya hinugasan namin. Tapos, ayan, pwede nyo siyang lagyan ng, pwede nyo i-cut yung kanyang mga roots. Yan, yung mga old roots, kasi parang wala na yung bisa. Tapos, ang gawin nyo, kung halimbawa na, ano nyo na, lagyan nyo lang siya ng cinnamon. Yan. And lagyan nyo lang dyan. Ganun din ito. Ayan. Cut nyo na yung mga, yan, mga old na roots. Tapos, ang gawin nyo lang, yan. Pwede nyo siyang i-dip sa, ayan, cinnamon. So, ganun lang. So, ito naman sa succulents natin na ito. Yung ating cubic frost na nag-etoliated na, tapos parang napunggus pa. At feeling ko may punggus na yung kanyang pinakataas. Ang gagawin natin is, ayan, ikakat na rin natin to. Ayan, ikakat na rin natin yan dito para ma-save natin yung pinaka, yan, yung pinaka mother plant niya. At para siya ay tubuan uli ng mga babies, kasi ayan, no, makikita nyo may mga tumutubo ng babies, tapos lagyan nyo lang siya ng cinnamon, kasi nga itong cinnamon ay mabisang pampatuyo ng sugat ng halaman. And ayan, kasi ang worries natin kasi minsan kapag halimbawa nga nagpugot tayo at nasugatan at nabasayan ng tubig, hindi kagad naghilom. Yan yung pagkabulok niyan, simula ng pagkabulok niyan. Kaya mas magandang gumamit tayo ng cinnamon para mapatuyo kaagad natin yung sugat niya. So ang cinnamon din is mabisang pantaboy ng mga langgam. So nakikita niyo ba yung mga langgam na yan? Ang dami-dami, no? So nakikita niyo yan. Ang gagawin natin, ang mahirap kasi dito kapag minsan may mealybugs tsaka mga aphids dyan, madalas makitaan niya ng langgam. And may mga langgam din na sumisira sa ating mga plants. Kaya ang gagawin natin is itataboy natin siya gamit ang cinnamon. So lagyan natin ang cinnamon. Tingnan natin yung magiging epekto nito sa mga langgam. And ayan, lagyan natin siya ng cinnamon dito. Tingnan natin kung tutuloy pa ba yung mga langgam na yun dyan. Ayan, kung aalis ba yan. Ayan, nagkakagulo sila. So tingnan natin, ah. Ayan, tingnan nyo kung lalayuan siya ng mga langgam. Yan o, hindi magkamayaw yung langgam. Ayaw nilang tumuloy. So tanggalin natin itong isang stick. Tingnan natin kung tutuloy pa sila. Yan o. So mga takot-takot na sila, o. Hindi sila makatuloy. And takot sila. Kalat natin itong cinnamon natin. Ito. Para makita natin kung tutuloy pa yung mga langgam na yan kapag naamoy nila yung cinnamon. Kasi antindi talaga ng amoy ng mga cinnamon. Ayan. Napansin nyo, diba? Parang nilalayuan nila yung ano. So, ganun lang. Ibudbud nyo lang siya sa halaman o kaya dun sa mga parte ng lugar na mayroong langgam para maitaboy nyo yung mga langgam na minsan ay sumisira sa ating mga halaman. And ayan, tingnan nyo, umalis na sila, umiwas na. So
aalis na yan. So, lalagyan lang natin sila dyan na mamaya ng mga cinnamon para mataboy natin yung mga langgam. So, ngayon naman ay gagawa tayo ng cinnamon plant spray. And ayan, meron tayo ditong 1 litrong tubig. And yan, lalagyan natin ng 1 kutsarang cinnamon ground powder. Yan. 1 kutsara lang. Tapos, haluin natin siya. Ayan. Depende naman sa inyo kung gusto nyo ng mas matapang pa. Wala naman itong overdose. Kaya pwedeng-pwede nyo naman siyang gamitin na dagdagan pa. So, kaya lang, ayan, medyo meron lang yung buo-buo. Yan, kaya lang dapat matunaw nyong mabuti yung ating cinnamon powder dyan sa tubig. Pwede nga overnight nyo siya dyan ilagay hanggang sa matunaw yung kanyang mga powder. Tapos, salain nyo siya. Yan. Salain nyo siya ng pwedeng mesh tape or pwede rin naman kayong gumamit ng cloth na kung saan na kasi pag hindi nyo to sinala, babaraya dun sa inyong mga sprayer. Merong kadalasan, minsan, meron pa siya mga buo-buo, tapos bumabara siya dun sa sprayer. So, gamitan nyo siya ng ganito, pansala, o kaya ng cloth. Pag halimbawang isasalin nyo siya dito sa sprayer nyo. So, eto na yung ating nagawang cinnamon spray. And ngayon, ang gagawin natin is, saan nga ba ito pwedeng gamitin? Spray natin to sa mga, yan. Katulad nito, may mga fungus. Nakita nyo yung mga puti-puti na mini bugs, yan. So, pag nakakita na kayo yan sa halaman nyo, pwede nyo na siyang sprayan itong ating ginawang spray. Yan. So, ayan, pwedeng-pwede nyo yung spray sa mga halaman nyo. Para in any case na mayroong mga fungus o kaya mga yung mga insects din kasing iba takot din dito kasi sa amoy nung ating cinnamon na itataboy din yung mga ibang insects. So ayan, magandang anti fungus na spray itong ating cinnamon, kaya pwede nyo siyang i-spray sa mga halaman nyo or kahit sa mga ornamentals at kahit ano pang mga crops, pwede nyong spray itong ating cinnamon sprays. Ayan, even sa mga rust na makikita nyo sa inyong mga halaman, sa mga cactus, sa mga dahon, or pag may nakita kayong mga rust, pwede nyo ring isprayan itong ating ginawang cinnamon spray. So yan, sabay nyo siya sa pagdidilig ng halaman nyo, yan, para matanggal yung mga rust na yan sa inyong mga halaman. Yan, sa mga ornamentals naman, halimbawa may nakita kayong ganyan yung mga rust na ganyan, sa mga dahon, yan, katulad yan, so may mga rust siya, pwede nyo rin siyang sprayan yan. So, maganda rin yung itang spray dyan sa mga rust ng mga ornamentals plants nyo, sa mga house plants. O ayan, maganda rin siya sa mga seedlings na ipang-spray itong ating cinnamon spray. Dahil, ayan, spray lang natin siyang ganyan. Dahil pinoprotektahan nung ating cinnamon spray yung ating mga seedlings from fungus. And alam nyo ba na itong ating cinnamon spray ay maganda rin na pantaboy sa mga insekto katulad ng lamok. So, spray-spray lang kayo dyan. Kasi di ba minsan pag masyadong madami kang halaman, ang tendency niyan, mayroong mga lamok-lamok. So, ang gawin mo, spray ka lang nitong cinnamon spray natin. Tapos, ayan, alis na rin mga lamok pag naamoy nila yung cinnamon. So, ayan, nakakatulong din ito na mapuksa yung mga, ayan, yung mga wild mushroom sa halaman. Ayan. And, syempre, yung mga, ayan, mga fungus na, ayan, makikita nyo minsan dun sa halaman nyo. And, sprayan nyo lang siya ng cinnamon spray para matanggal siya. At
tayong mga iba pang fungus na maaring makuha nyo na nakadirekta dun sa lupa. Kaya ayan, kung halimbawang mag-spray kayo niyan, mas maiiwasan niyo 'yan, okay? So ayan mga ka-MDP, walang himala. Ang himala ay nasa cinnamon ground powder. At nakita niyo naman kung gaano kalaki nung benefits niya dito sa mga plants and gardening. And I hope natuto kayo diyan sa ating video mga ka-MDP. And syempre shout out na tayo ah. Shout out kay Emerita Palima, kay Rosario Torero, kay Jam Caris, kay Patria Zelda, kay Lenny Naboa, Regina Alma Blancafor, Rafi Aquino, kay Ria Santos Natividad, Pinay Morena USA, Everly De La Cruz, Tita Juliet Galman, Miriam Sindayen, Loretta Bison, Norminia Alegria, Jordan Lacorte, Connie Saria, Aren Gonzalez, Manfred Sibuhol, Lolit Balandra, Mercy Villapuerte, Jocelyn Sahagun, Aileen Torreno, Raquel Manarpis, Ren Sarik, Nosino Rosaline, Elvira Gangen, and Aileen Torero. Ayan, salamat po sa lagi nyong pagtambay at panonood dito sa ating vlog. And I hope lagi pa kayong sumubaybay dito sa ating channel. And ayan po mga ka-MDP, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, and kung gusto nyo yung mga plants and gardening, i-consider nyo po mag-subscribe dito sa ating channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa aming latest videos and uploads. Sa mga hindi pa naman po nag-follow at like sa ating Facebook page, mag-like na po kayo dyan para po updated naman kayo dun sa aming mga dumarating na bagong halaman at saka po dun sa mga sale namin. And ayan po mga ka-MDP, don't forget din po nga sundan ako sa aking TikTok and Instagram. Search nyo na po Hermes Sunaho o kaya Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yung aking account dyan. Ayan po, salamat po mga ka-MDP, and I hope lagi kayong safe. Salamat ng maraming marami dahil road to 12K na po tayo. And dahil po yan sa inyo, sa pagiging active nyo dito sa ating YouTube channel. And again, this is Hermes Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!